Madali ho kaming lapitan, madali ho kaming puntahan, at madali ho kaming tumugon sa mga kareklamo't sumbong ng pang-aabuso, pang-aape, o di naman kaya yung mga nangangailangan. Pati yung kuminsan pinapasok na rin namin kasi aanhin natin ang public service kung namimili lang tayo ng mga hambalusin, ng harapin, yung mga taong astig, yung mga taong bastos. Kuminsan, napapagpadhu sa atin yung mga balo. Napapagpadhu sa atin yun ho mga ulila. Napapagpad sa atin yung mga matatanda at humihingi ng tulong na maharap ang kalang pamilya. Pero ang pinakamasaklap at pinakamasakit, ano, kuminsan pakikinggan natin, na ang paglapit ho ng isang ulila, namatay ho ang kanilang ama't ina sa kakagawa ng kanilang adik na kapatid na pinatay ang tatay nanay, na iwan ho itong mga ulila ngayon. Sila ngayon nagtutulungan. Ay, ilan nyo ho ba? 19 years old na dalaga. Pagtitingnan mo, parang hindi pa siya 19 years old. Ulila na, nais mag-aral. Hindi siya makapag-aral. Alam nyo ho ba bakit? May mga kapatid sila eh. Noong una, tumatanggap siya ng mga labada para doon sa mga kapitbahay ni Mita ng konti at mapunuan ng pangangailangan at makapaglatag ng pagkain sa hapagkainan. Ito ho yung 19 years old. So sila na ho. Ngayon, ang kanyang kapatid na ate sa Laguna, alam niyo ho ba, nagdi-dishwasher. So ngayon, sabi ng kapatid na matanda, lumalabas na itong 19 years old, siya ngayon ang parang ate at nanay na mga bunsong kapatid. Nung lumapit ho sa atin, alam niyo ho ba, simpleng reklamo, umiiyak, gusto niya pa rin makapag-aral. At nalaman natin ang kwento rito. Naging laman ho ito ng aming programang Crime Desk kung paano pinatay ang mga kanilang mga magulang ng mismong kanilang kapatid na kakulo ngayon. At na, kumbaga, dudurog ang puso mo rito, lalo na nung mapakinggan ko na gusto niya makapag-aral uli. Kaya lang yung papel, 12th grade na ho siya, pwede siya mag-college. Ang problema, hindi niya makakuha ng dokumento sa eskwelahan. Alam niyo ho ba? Abay, naiwan may utang. E, paano ho? Kumbaga, kulang na nga ang kinikita. So, lumapit ho sa amin. At nang aking marinig, eto ang aming aksyon sa pambansang sumbungan. Panorin. Ano problema natin? Lumapit po ako dito para pumangin ng tulong kasi po, uli lang lubos sa po kami. Ano? Uli lang lubos sa po kami kasi po pinatay po ng kuya ko yung parent po namin. Pinatay ng kuya mo? Opo, yung parent po namin. Kung ang isang anak pinatay ang magulang, napakasama pakinggan. Sinong nag-aalaga ng ibang mga kapatid mo? Kami po. Kami niya sa bahay. Kailan kayo sa bahay? Lima po. Gusto mo lang makapag-aaral? Oo. Kailangan po muna bayaran yung balance po. Alright, I want you to find out if she qualifies for PPP. Mga panahon buhay pa yung mga magulang namin, masaya kami. Masaya kami kahit minsan wala, minsan meron. Kasama-sama lang kami, masaya kami. Pero nung sumapit yung 2017, namatay nga si Mama dahil nga sa pinatay siya ng anak niya, ng panganay niya anak. January 1, 2019. Ito talaga yung pinakamasakit na nangyari sa amin kasi harap-harapan ko na wala si Papa. Kahit na ginawa ko naman yung alam kong makakaya ko, pero hindi talaga. Doon ang simula yung mundo namin pang tumigil. Doon kami nahirapan kumuha kung saan kami pwedeng punan yung pangangailangan namin sa pang-araw-araw.
ngayon yung buhay namin ngayon parang hirap na as in search. Ano, dalawang magulang namin yung nawala. Kailangan namin kumayod para mabuhay yung tatlo namin magkapatid. Kasi ano, kailangan pa nila ng ate na gagabay sa kanila. Ate na magpupunan ng pangailangan nila at ate na andyan pa sa kanila. Ayun, mapasok na. Ang nag-aaral po sa amin, tatlo po. Tapos yung nag-aasikaso po talaga ako. Pasok po sila 7 ng umaga. Then kailangan 6 or 5 pa lang gising na po sila. Minsan po nag-aamusal, minsan hindi rin po. Kasi hati na po namin eskwelahan. Tapos pagtapos po nun, doon na po namin ginagawin gawain bahay po namin. Sa murang edad ng mga kapatid ko, hindi nila naranasan na magawa ng magulang na gagabay sa anong sa eskwelahan. Kaya ngayon, gumagawa ng paraan, determinado ako na mapunan yung pangangailangan nila. Tapos, maging masaya sila kahit alam nila na ganito lang kami magkakapatid. Sa kuryente po, wala po kami kuryente kasi po, naputo na po kami nung namali si Papa dahil nga po, wala po kami hanap buhay, wala po magbabayad. As in, sa tubig naman po, wala rin po kami nagang pera na pambayad sa bill po namin. Kumuha kami sa tubig kapag panligo po namin o panlabas sa balon po. Then yung inimin po naman po namin, nakikigil po kami sa mga kapitbahay po namin. Sa financial po, syempre po. Kasi lahat naman po ng bagay, about galaw mo, pera po talaga ang labanan eh. Bibigay sa tindahan, pera. Syempre sa pangangalang pa ng mga kapatid ko, yung po talaga yung pinaka na wala sa amin. Kasi yung buhay po namin, pang manok lang eh. Isang kahit isang tuka, pang ganyan po. Minsan meron, minsan wala. Swerte yan lang po kung makakain kami ng tatlong beses sa isang araw. Pero po madalas po talaga wala po kami kinakain. Lumapit po ako sa Bitag kasi po talagang kailangan po talaga namin ng tulong. Kasi kung kami lang po, hindi po talaga namin kaya. Kaya lumapit po ako sa taong talagang alam ko po maatulong po sa amin magkakapatid. Nandito tayo ngayon, nilapit sa atin ni Ben Tulpo. Nakahanda naman tumulong ang local government natin. Nakahanda ang local government to extend assistance sa magkakapatid. Kaya alamin lang namin, may mga proseso kasing dapat pagdaanan. Kukunin natin yung pangalan, yung edad, kung saan nag-aaral yung mga bata. Padala yung papel, makikipag-ugnayan kami sa DepEd. Siguro mas magandang yung maipalapit ka namin doon sa school na malapit doon sa bahay mo, tama? Opo. Paunang tulong galing kay Mayor. Matapos nating makausap si Rona Magbanwa, napakalungkot pa lang nangyari sa kanya sa pagkamatay ng kanyang nanay at tatay. Ngayon lang nakarating sa amin. Pero kung dati pa ay nalaman na yan, mas maraming tulong na sana yung nakuha ng pamilya Magbanwa. Kanina nung kausap ko siya, sinabi natin na maraming pwedeng tulong na maibibigay sa pamilya niya, lalo na doon sa kanyang mga kapatid. Maari na rin siyang magpatuloy ng kanyang pag-aaral na sa grade 12. No? So, kailangan lang naming ma-i-assess yung mga papeles para maipasok namin siya sa panibagong eskwelahan na malapit doon sa tinitira nila sa barangay 178. Meron din kaming mga nakalaang livelihood assistance. I-assess muna yung kung ano yung pwedeng makatulong sa kanila, kung ano yung pwedeng pagtulungan nila bilang magkakapatid, kung pwede ba silang magtinda o magkaroon ng mga materials for food processing. Sa Makatwid, hindi tayo titigil. Ang instruction ni Mayor sa amin na biling-bili na tulungan kaagad ang pamilya Magbanwa
ng lahat ng pwedeng ibigay na assistance sa kanya. Bilib nga ako dito kay Rona, talagang ang determinasyon ay talagang buong-buong loob niya para tulungan yung kanyang mga kapatid. Ang pag-uutos ni Mayor, madaliin agad yung assessment para maibigay yung karampatang tulong para sa pamilya. Si Ransel ba ay babae? Apo. Pag nagpapadala siya, ayun po yung pinapabili namin ng grocery. Pero nakakakain naman kayo ng tatlong beses sa araw. Swertihan lang po. Minsan, minsan po wala, minsan meron. Kasi, pero mga halim, gaano kadala siya? Yung talagang araw-araw may pagkain. Hindi po madalas, minsan lang. Base dun sa pagbisita natin kanina, nakita naman natin, no, physically, wala naman talagang problema yung mga bata. So, hindi natin tinitignan yung medical condition ng mga bata. Ang tinitignan na lang natin ngayon, yung kahilingan ni Rona na makapasok ulit ng grade 12. By Monday, yung sinasabi niya na sana makapag-aral ulit siya ng grade 12, pupunta kami ng eskwelahan niya by Monday para ma-follow up yung school documents niya. Kung tapos mag-inquire kami doon sa school, ano next step, kung pwede ulit siya talagang makapasok or else ililipat siya talaga ng ibang eskwelahan. Ngayon, yung kapatid niya na pwede namang magtrabaho, i-check din kung makukwalify siya as job order ng Caloocan. Yung sa Pantawid, actually, kasama naman na sila sa Pantawid. So, tuloy-tuloy naman na yung pag-receive nila ng grants. Nakaka-receive, ang last na receive nila ay by last May. Ginagawa ko to siyempre para sa mga kapatid ko sa buhay namin ngayon. Kasi hindi biro yung pinagdadaanan namin ngayon. Or hindi biro yung mawala ng magulang, maulila ka ng lubos. Kakayanin ko to hanggat maging kapatid pa ng buhay ko, kakayanin ko to para lang sa mga kapatid ko. Para lang maibigay sa kanila yung dapat na tulong na matanggap nila. Kahit buhay ko pa maging kapatid, okay, natanggapin ko yan. Kasalukuyan ho nasa files namin ho, isa sa mga laman ng files namin na talagang for action, hindi lang ho yung pagtulong ng ganyan, nakita na ho natin problema. Now, yung plan of actions, ginawa na ho natin, execution of what has been promised, iminomonitor ho namin. Hindi ho kami nadadala sa mga kwentuhan-kwentuhan. Ay gusto ho namin makita, kaya abangan ho yan. Ano? Ganun na ho sa aming dito, ay nakikita na ho namin na kung minsan hindi lang pala yung mga naaapi o naloloko, pinagsasamantalahan. Pati na ho yung mga nauulila, minsan mga lola, nahanap ng kapatid, o di naman kaya, mga bagay na akala ho namin kasi yung public service ay puro panlalabis, panloloko. May iba ho, tahimik lang. At sa anumang kadahilan, nakikita na ho namin, dumarating na ho yan. Kung kayo ho'y may mga problemang ganyan, huwag ho magatubaling lumapit ho sa nag-iisang pambansang sumbungan. Action ora mismo. Wala na hong antayan.